Sa mga taong gusto magsimula ng restaurant business, here are my 3 reasons why I recommend Hapchan. At magkano bang franchise nito? Sa ngayon kasi meron silang 94 branches dito sa buong Pilipinas. Number 1, easy na ang brand recognition para sa mga magpa-franchise. Number 2, sa pag-franchise nito, kasama na yung access sa established operational practices, marketing strategies, and a refined business model. So, mababa yung startup risk dahil sa proven success track record ng mga existing outlets nila. Sila na rin bahala sa initial at mga ongoing na trainings covering lahat ng aspeto sa pagmamanage ng restaurant business. Number 3, continuous operational support, gaya ng marketing, quality control, and periodic system update. Centralized yung supply chain nila para consistent ang quality and cost-effective ang pag-sourcing. So, ang tanong, magkano? Nasa exhibit ako mismo ng Hapchan noong nag-franchise expo sila dito sa MOA SMX. At gumawa ko ng video about this. So, ayan, insert ko na lang. So, ayan, kuha tayo brochure nila. So, kung gusto nyo mag-franchise, restaurant man, tea house, or noodle house, let's find out. So, kung ayan, restaurant yung gusto nyo, minimum space requirement is 150 square meter. Total investment ay 10 million and kasama na dyan yung franchise fee which is 1.5 million. So, kung tea house naman yung gusto nyo, 80 to 120 square meter and then 8 million to 10 million naman ang total investment. Kasama na dito ang franchise fee na 1 million. So, kung gusto nyo naman, lastly, noodle house, 40 square meter to 80 square meter ang space requirement, 5 to 8 million naman ang total investment. Kasama na dyan yung franchise fee na 1 million. So, ayan. Kung may magtanong, 10 million para sa franchise? Mataas kasi ang revenue potential nila and they attract families. Sa culture kasi ng mga Chinese, sharing talaga ang ulam. Hindi katulad sa Western na kanya-kanyang meal plan or meal kapag kumakain sila. Also, advantage ang Chinese restaurant dahil malaki na ang customer base nila dito. In which solid ang Chinese-Filipino community. Tsaka eto ha, personal experience ko sa mga fast food, nakakasawa minsan yung regular na luto ng chicken, burger, fries. Kaya kadalasan sa Chinese resto ako kumakain para maiba naman. Also, mapapansin nyo, yung mga malalaking businessman, mga politicians, pumapasok na sa food industry. Dahil yan sa stability ng industry and opportunity nila para mapag-diversify na hindi lang puro real estate yung mga assets nila in which cyclic yung performance. Also, yung franchise kasi is nakakonekta doon sa well-known brand. That's why yung investment risk is significantly reduced. So, para sa mga guidelines sa processes kung paano mag-franchise nito, post nyo lang to. And stay tuned sa mga iba pa nating franchise content.